Magandang araw po. Ako si Al Bitangkol. At ako naman si Kim Bernardo Locking. Ito ang Diretsyong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang isa sa mga kandidato sa pagka-alkalde sa Olongapo City. Oo, actually, Attorney Al, sikat siya eh, lalo na sa mundo ng showbiz. Mm-hmm. Doon ko siya unang nakilala. Pero more than that, he's also a businessman, a film producer, national director ng Miss World Philippines, and did you know that he pala is a dentist mm-hmm. by profession? So, amin pong ipapakilala sa inyo ang aming guest for today, si Dr. Arnold Vegafria. Magandang araw. Good morning, Kim. Good morning, Attorney Al. And thank you for inviting me here. It's my pleasure. Oo. Alam mo, hindi ako sanay, Attorney Al, na tawagin siya na doctor. Huwag mo na akong tawagin doctor. Arnold na lang. Oo nga, Arnold na lang. Arnold I'm no longer Vegafria, a practicing diba? Doctor. We could start addressing him mayor para masanay na siya. Oo nga, wow. Alcalde. Okay, so Attorney Al, maybe sige, you would like to start? Unang tanong natin, Mayor Arnold, unang tanong namin sa'yo, napakaganda na itong mga nagawa mo dati, no? Nasa sports ka, entertainment, tapos director pa ng Miss World, no? At marami pa ang ibang business. So, bakit mo naisipan na pumasok sa politika? Actually, it was just an accident. I was born and raised in Olongapo City. Yun talaga. So, every Christmas, since when I moved after high school, I moved na to Manila to study. Mm-hmm. So, I finished the course of Doctor of Dental Medicine. And then, every year, during Christmas, I visit my parents. Mm-hmm. Doon ng Kakabase. And then, ganda pa nung araw ng Olongapo. Sobra, very, very progressive. So, itong last year, August, nagkita kami ni JB and Mitos mag-isa-isaya. And then, Mitos is running for congresswoman. So, they really encouraged me to run as their mayor, to partner kami as mayor. Sabi ko, I don't think I can, you know, hindi ako manalo dito. Dahil nga, di tayo na masyadong kilala ng mga taga-Olongapo. But I know I have experience and leadership and management naman to, you know, to handle the city. Mayroon naman tayong experience. So, yun yung nung sinabi niya, Arnold, you need to help your city because nakita mo nag-deteriorate yung business and especially the tourism industry ng Olongapo. Mm-hmm. Nagtilim, nawala na yung dating sigla ng Olongapo, nawala na yung dating yung progreso ng Olongapo. So I went around that night when they encouraged, then when they talked to me about, you know, to be their partner. Umikot ako, totoo nga. Doon ako nakakita ng nag-open yung eyes ko na mukha I need to rebuild my city. Mm-hmm. And then I need to help my city. And then I spoke to some people there. And there are a lot of people walang trabaho. Yun yung nag-encourage, yun yung nag-open ng eyes ko na pinag-isipan ko mabuti. Siguro I can say it's a calling. Mm-hmm. Dahil hindi naman ako doon nakaregister. Pero noong 2016, I don't know, all of a sudden, during the presidential election, sabi ko sa, together with my friend, my classmate in high school, na doctor, si Dr. Alonso, why don't we register in Olongapo? Mm-hmm. So, sa bayan natin. Baka sooner or later, they need our services. They need our help. Mm-hmm. Dahil nasa field of medicine kami, at the same time, we're into business and politics. So, yun, 2016, nagpunta ako doon, pumila ako for registration. Ang haba-haba-haba ng pila. Then, imagine that, nag-back out ako. And then, nag-back out ako noon. Ayoko nang pumila dahil 3 hours na ako sa pila. Para ilipat yung registration. 2016. Uh-huh. Kaming dalawa. Then, nasa lubong namin yung isa sa mga doon sa I don't know, parang head yun ng Ayala. Ayala, general manager ng Ayala Mall doon. And then, sabi ko, ang haba ng pila, back out na lang ako, babalik na lang. Hindi, sir. Tulungan ka na lang namin. 3 oras na ako nakapila dito. Mm-hmm. So,
siguro na konting palakasan, nakasingit ako ng konti. So I waited mga 30 minutes na lang. So 3 hours plus 30 minutes. 3 hours and 30 minutes. Oh. And then these two, yung general manager ng Ayala Mall, pati itong si Dr. Alonso, naging kinuha ko as my counselors. Parang siguro it's a destiny or it's a calling for three of us to be the leader of our city. There was a divine intervention. That's the right word, no? Pero at the time, yun ang totoo, ha? Wala kang kabalak-balak. Wala akong kabalak-balak kasi I'm planning, to be honest with you, I'm planning to apply as to be the Secretary of Tourism. I see. Mm-hmm. But this is my question, Arnold. In 2019, you were also a part of politics. You've always been naman in the background, di ba? But you were part of PDP Laban, hindi ba? Parang campaign manager ba? With regards to politics naman, since way, way back, I handled some politicians. No, yes. We're always behind. We're part of the parallel group, or I'll be the campaign manager of a politician, a senators, or a presidential balls na part of the parallel group. For the senatorial ball, I'm part of the... Talagang I'm the campaign manager or the PR manager or the advertising manager of a politician. So, mayroon akong talagang experience. I see. And then, 2019, they appointed me as a deputy campaign manager of the whole PDP Laban, right. the national campaign of PDP Laban. So, became successful. I've worked with President Duterte. So that means that in a way, that has also helped you in your experience helping other politicians. You actually saw what's happening on the ground. And that probably is also another ground for you to be able to see that, you know, you can probably do something to help in that arena. You're right, Kim. It's a big factor that you have experienced, especially working, going around the Philippines. Yeah, grassroots kayo, talaga yun. Talagang, I think for 45 days we went around. I'm always with the presidents, and I'm the one hosting pa the sorties and the campaign trail. So we work hand in hand with the government that time. Mm-hmm. So it was a big experience, and I saw it. I saw how beautiful our country is, especially the Visayas, Mindanao. So nung bumalik ako ng Olongapo this time, sabi ko, ang layo. What happened to my city? Mm-hmm. To think that time before nung araw, Olongapo is the center of tourism, di ba? But and it then, has the good and bad side, of course, a long time ago. I mean, when you talk about Olongapo, there's a good face to Olongapo and there's a bad face. Ngayon, hindi ko na naririnig ang Olongapo at all. Pag sinabi na nga ngayon, when I was a student, pag ako nagpapakilala sa school, Olongapo City, wow, ang yaman nito kasi stateside, PX ang gamit, di ba? Pero now, the millennials, when you ask where you're from Olongapo City, saan ang Olongapo City? They always ask that. Or they will say, oh, Olongapo City is Subic. So, but Olongapo City is a city. I mean, they're not part of Subic. Right. Subic is a town. So, nagkaroon ng confusion yung tao. So, hindi gumawa yung administration na nalos yung identity ng Olongapo. So, that's one of my reason now, yan ang mga gagawin kong mga changes, mga positive changes, you know, to bring back the glory of Olongapo. Mm-hmm. Attorney Al? Now, Doc Arnold, how could you bring back the glory of Olongapo City? Ano-ano ang kasama sa programa nyo para sa siyudad ng Olongapo? Number one, you know, Olongapo is known before as the center of, it's a tourist destination. And they call it the city of entertainment. Diba? Alam naman yan during the 80s, 70s, up to the 90s, up to the early 2000s. Pero ngayon, nawala. Nawala totally. It's so dark. Dark na yung Olongapo. Wala na yung mga poste doon. Pinatay yung ilaw. And then, hindi na siya ganun kasigla. Not like before. So, I want to bring back the glory of Olongapo. I want to restore and bring back the tourism industry of Olongapo. Kasi that's the main business of Olongapo, tourism. So ang ganda, we will restore the beaches and beautification, you know, yan naman ang ating beautification, to beautify again the Olongapo city and bring back the music, the culture, the music, and then the economic, yun ang main business niya. So
yun yung isa sa mga gagawin kong programa para sa ekonomiya, ma-increase natin yung ekonomiya. There are total of 300 plus thousand now in Ilonggo, but the economy is going down. Mm-hmm. So, especially the tourism industry. Mm-hmm. So, that is my main goal why I'm running and I want to bring back the Gold of Ilonggo. Siguro, kung tayo manalo, babalik talaga natin kung ano siya before, mas dodoblihin pa natin yung mga negosyong ipapasok dyan, especially in the tourism industry. Actually, part of that sounds very good. Napakagandang pakinggan, ano? Pero since sinabi mo nga ang reality, bumagsak ang Olonggapo ngayon, hindi nakatulad dati. So obviously, pati yung pondo ng LGU, ng Olonggapo, hindi na ganon. So how do you intend to fund this ambitious project of yours to rebuild Olonggapo? I'm in the industry of marketing and advertising. Okay. And siguro one of that is to promote the Olonggapo again. And number two, we have so many friends naman in our industry, mm-hmm, na who can help me to invest in Olonggapo. Maybe right. I can ask a lot of people. We have so many friends who are big time now. Normally now, yung batch ko na, yung mga classmates ko na, yung mga head of the companies, no? Alam naman natin yan, yung mga big time Taipan friends natin dyan, mm-hmm, to help me and, you know, invest in Olonggapo. Or because my exposure in the entertainment industry, I've met a lot of people outside our country, you know, and they're willing to invest. Mm-hmm. They're willing to, and they heard about Olonggapo City. Because I always explain to them, Olonggapo is rich in natural resources. Well, there's my dagat, di ba? My land and my yes, kalikasan, my yes, mountain. So, it's kompleto siya. Yes. It's so easy to explore the tourism business of Olonggapo. So, you mentioned earlier yung economic zone, di ba? We have Subic already, mm-hmm, di ba, Attorney Al? So, yeah, the SBMA. So, you were talking about expanding the economic zones. Can you tell me about it? SBMA is one of the top economic zone of the yes, Philippines. But the problem with Subic, it's nakasara, di ba? Alam mm-hmm naman natin, hindi naman siya. But part of Olonggapo. Mm-hmm. So, Olonggapo is considered an economic zone. I saw how successful Bataan is. Yes. Di ba? Ang very successful. Yung mga Laguna, Cavite, itong Clark Economic Zone. And mm-hmm, number one is Bataan. And they build three economic zones. Mm-hmm. Maribeles, Hermosa, and Balanga. Sabi ko, ito Olonggapo. Bakit? To generate jobs, because there are thousands of people. Thousands. I think so more than 60% of the people has no job. So saan ko dadalhin yun? What's the only thing that I can help them to generate jobs? Hindi ako pwedeng umasa lang sa tourism industry ng Olonggapo. So I definitely, kami ni Mitos nag-usap, I think we have to build an economic zone. Very successful mm-hmm ang Bataan. Eh tayo, we're the perfect venue for economic zone. We have water. Mm-hmm. Diba? May dagat ka eh. So, and then, makakapagtayo ako ng maraming, ma-encourage ko yung mga malalaking negosyante na magtayo ng factories nila dito. Right. Factories, manufacturing companies, industrial companies. Mm-hmm. I started working on it na. Hindi pa ako nakakaupo. Ang kapalamukha ako. Pero syempre, you have to prepare, diba? Oo, if ever I'll make it, good for me. But if ever I didn't make it, at least I will still give it to them. Who is gonna be? You have identified an area already for the start? You know, there are a total of 800 hectares left na may pag-aari ng Olonggapo. Dito yon sa tinatawag na Kalaklan Ridge, yung mountain. So I want to build the economic zone in the ridge, in the Kalaklan Ridge, overlooking the SBMA, overlooking the Subic Bay and Olonggapo Bay. Mm-hmm. So imagine that, where can you find an economic zone on top of the mountain? Mm-hmm. But hindi naman matataas ridge siya. Mm-hmm. So hindi naman matataas ang mountains doon. Right. So we can develop that na para siyang in other country, di ba? When you say, pag nasa mountain nga yung property mo, mas mahal eh. That's true. Di ba? Yes. Hollywood Hills, nasa mountain yan. Right. But expensive. Expensive yung lots, mm-hmm, yung properties. But this time, I want to build it there because I want to see also, I want to showcase the beauty of Olonggapo. Right. So, dahil nakatagay yung ating
economic zone, so not only factories. Mm-hmm. I want to yung private residence or real estate or mga amusement parks. Mm-hmm. I want to put up an amusement park because it's beautiful. Oo. Yung ganda ng yung tanawin niya. So I think I will become successful if that one can help generate jobs. That's ang true. Daming manggagawang ipapasok dyan. Mito spoke already. Congresswoman Mitos already negotiated 3 factories. Akin, I think 7 or 11. Mag-11 na. Already said yes sorry, to you. Helping me too. Oh, wow. And supporting me. Pero Doc Arnold, the reality is, itong mga ganitong project, it would take time. It will. Baka hindi kaya yung 3 years to complete this project. So, ibig sabihin, magna 9 years ka para to realize everything. Well, dahan-dahan, we can build it. I'll start first with three factories, yes. At least, di ba? Pero, mm-hmm. pero kung kakayanin nila, bakit nagawa naman ng iba? Mm-hmm. Kaya yan, in 3 years, at least 3 or 4 or 5 okay. factories, mm-hmm. kaya yan. Mm-hmm. Dahan-dahan, slowly. Then, I will rebuild first the mismanagement na mismanage tourism business ng Olongapo. So yun muna ang sisimulan ko. At the same time, sasabayan ko na ng economic zone or kahit 3 or 4 factories na makapasok dyan, makapagbigay ng trabaho sa tao. You know, I'll be honest with you, a lot. Every time I speak, I have dialogues with people now, their problems always job. Walang trabaho. Oo. So and job creation is really your number one priority. One. Mm-hmm. Oo. Actually, it's tourism. Tourism. Job creation. That, the job creation. How can you create job creation? Through tourism. Building tourism. Building tourism and that for economics. Okay. So ako naman, magtatanong ulit ako ngayon sa'yo. So doon naman tayo sa local politics side. Sasabihin ng mga katunggali mo, si Arnold, hindi naman yan politiko. So, hindi niya alam ang pulso ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Especially there, di ba? Usually kasi yan yung isa sa mga sinasabi nila sa bagong pasok or bagong pumapasok sa politika. Ano po ang inyong masasabi doon sa mga paratang sa inyo na kayo ay experienced? Number 2, you probably are looking at things through rose-colored glasses. And that's not reality. How will you address that? I think that's a wrong impression. Mm-hmm. Because number one, I'm in the business. Mm-hmm. I'm a professional. I was a doctor and then became a businessman. Right. So I have a lot of experience when it comes to leadership and management. So hindi totoo. Sa politika, wala. People skill. Politika, that's impossible because I manage politicians. Mm-hmm. So mm-hmm. I know how they work and how it's the... And then, not only you managing politician, you're part of their ano nila, trabaho minsan. You became a consultant. That's true. So nakikita mo kung paano yung ginagawa nila sa pang-araw. So paano ka magiging iba ngayon sa mga kasalukuyang nanunungkulan sa lungsod? Number one, when it comes to experience, I think I have. It's not only in the experience of kasi nga it's a big city, mm-hmm. so you have to be experienced when it comes to business, mm-hmm. because napakalaki ng syudad, bumagsak ang ekonomiya, you need the economies, mm-hmm. to rebuild the business, mm-hmm. Number 2, I have people skills, mm-hmm. I have this leadership and management experience. Everybody knows that by this time you have established yourself already in that arena. Number 2, I own a conglomerate group of companies, mm-hmm. who are engaged in different kind of business, who can help kasi to bring business to my city. Mm-mm. And not only that, when it comes to politics, I think I'm well connected with with different agencies in our government, from Malacanang to the Senate to the Congress, right. because you're helping these people to become, you know, you're part of their team, right, to be true. A leader of our nation. Mm-hmm. So, guru naman, if I ask something, and it's my turn na, you know, I'm running for my city, if I can seek help from them, maybe, or even just be their consult, to consult them how to
improve my city, I think they will accommodate. That's true. So, ano yung slogan mo? So, anong slogan? You know what? I name my slogan is, I call it Manager ng Bayan. Ayun, manager ng bayan. Oo, so it simply it reflects yung management side niya. Alam mo, that's true. Kasi you have to find a common ground kung saan makaka-identify ang tao sa'yo. And if you were a very good manager based on experience, you managed so many other people and so many businesses, it's time naman you give part of your talent to your own. Yes. Diba? You give it back. Why will I name myself as manager ng bayan? Number one, I manage different companies on my own. Yes. And then I own an advertising company. Mm-hmm. So I manage also the marketing and advertising of different companies in the Philippines. Number two, I'm in the entertainment business. Yes. I'm a producer and TV and movie producer. So you manage different people also. Yes. Number four, I am a talent manager, which I became so popular in the entertainment industry. That's because right. I manage more than 100 plus artists. Oh. So with different tantrums, with different personalities. That's true. So that's what you call people skills. Mm-hmm. That's true. So number five, I manage athletes. So Manny Pacquiao is one of my clients. So ibig sabihin ba nun that you're supporting Senator Manny Pacquiao's presidency? Partly, I'm helping, I'm supporting. Di naman pwedeng partly, di ba? It's either there or not. Kasi since you're a local politician na now running for mayor, Definitely. Every time I have my sorties or caucus, I always mention his name. I have to help him. But unfortunately, we're not on the same party. Di ba naghati ang PDP? Naghati ang PDP. Ibang usapan na yan. So, nasa kabilang faction kayo. Pero I'm helping. I'm supporting him. Okay. I will do my best then. But depends on my party. Nag-usap naman kami. Mm-hmm. We talk about it. Yeah. And I think he'll understand. When it comes to politics, iba. Magkaiba tayo ngayon kasi nag-iba ka, naiba naman ako. Mm-hmm. So, depends. My president, it depends on kung sino ang i-endorse ng aking presidente. I have to be loyal. Sinabi ko naman. Wala naman daw i-endorse ang presidente. Ay, hintayin na lang. Ngayon. Sa ngayon. Nabasa ko lang. For now, di ba? For now. Attorney Al, meron ka ba bang ibang itatanong sa kanya? Yung mga naging experience ni Doc Arnold, no? It's a big advantage for you na over dun sa mga kalaban nyo ngayon sa pagka-mayor ng Olongapo. Kasi, let's say, during the campaign, pwede niyong tawagin lahat yung mga talents niyo, di ba? At to saka pati yung sing and dance portion in the pati campaign. Pati slate niyo, meron siyang mga showbiz personality. Mm-hmm. Oo. So talagang baka papatok ito sa mga tao. Parang kakaiba naman. Ang tanong ko sa kanya ngayon, okay, how many barangays does Olongapo have? And how many of those barangays have you reached already? And how many are your barangay captain friends? Okay. Of course, I'm not incumbent, no? Uh-huh. I'm the new face in politics ng Olongapo. Uh-huh. There are a total of 17 barangays. Uh-huh. I'll be honest with you, when it comes to barangay captain, I have only one barangay captain that's supporting me because he's my vice mayor. But the 16 barangays are not mine. But I'm talking directly to the people. Okay, so ang approach mo, diretso sa masa. Diretso sa grassroots, sa tao. Oo. Dahil hindi naman ako, dahil masyadong planish yung mga no? That's true. Because I think nasanay yata yung mga tao with the very few na influential politicians or families that have ruled that area so for I want a long to break time. That rule that they have to listen. But if you, because of my dialogue with different people there, during my dialogue, ang feedback, they really want a positive change. They want, positive change. Diretsong pangangampanya. Oo. Mm-hmm. Yung daily change ang gusto nila. Mm-hmm. So, I think, yung sinasabing relationship with those mga barangay captains, I'm sure the barangay captain, they saw it. They saw it, the mistakes of the administration. Mm-hmm. So, slowly yan. And for so far, so good. Because if you're talking directly to the people and you can heal their grievances, so, makapararamdaman mo na talagang
they really want change. Mm-hmm. So since I gave them an optimistic vision of change of my economic platforms, yun doon sila natutuwa dahil they can feel that they need a new leader. Parang they're ready na to face a new leader to to run the city. Doc Arnold, meron akong tanong sa'yo bago tayo mag-commercial break. Ano? Meron nang ginawa kasing isang study sa Olongapo City, no? Para magtayo ng monorail within the city, no? Mm-hmm. Para to alleviate yung traffic situation doon. So, ito ba ay itutuloy ng administrasyon nyo kung papala rin kayo maging mayor? Pero bago nyo po sagutin yan, mag-break po tayo. Pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin to nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, Wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Nagbabalik po ang Diretsyong Pananaw. Bago po tayo nag-commercial break, tinanong po natin ang ating panauhin si Dr. Arnold kung itutuloy ba niya yung proposed na monorail project sa Olongapo City kapag siya ay naging mayor niya ngayong 2022. Dr. Arnold. Well, yung monorail, if it is possible, why not, di ba? Yes. I think that's gonna be a big help, especially sa transportation problem ng Olongapo. But ako, I have other projects na much better na more than monorail. Siguro, dahil ang liliit ng kalye doon, so paano natin magagawa yung monorail? Elevate na nga. So, pwede naman yon, pero it will take time. Pero for the meantime, hanggat masolve yung ano doon, ako, I like the monorail. Siguro mag-start ako sa bus rapid transit. I see. Diba? Okay. Yung parang sa China na nasa side lang. Mm-hmm. Kasi marami doon nasa gilid na para dito sa atin na supposed to be may bus rapid transit dito sa gilid ng Pasig River. So that we can take the bus rapid transit. You can follow the example. Yes. And then monorail is, that's a very good idea also. And, yes, it is. And number two, kasi maraming islands, parang to be a tourist attraction, ang isa sa mga project ko is cable car. Okay. Oh, that's cool. Kasi from one island to the others, di ba? Mm-hmm. If I'm going to put my economic zone in another island, in one mountain, mm-hmm. and there's as SBMA, this Hanjin, and this Gordon Heights, yun eh. Pwede silang tumawid. And it's a tourist attraction like the other countries, di ba? Another means of transportation. Like in Latin America, the means of transportation nila is cable car. Mm-hmm. Diba? So I think it's cable car for Olongapo, it's possible because there's a lot of islands that may mga nasa Swiss Alps. Oo, diba? Uh-huh. And the main attraction of my Magsaysay Drive, which is the center of entertainment before, they call it the Magsaysay Drive, but a one street chan. I want to use Trump. Mas mabilis. A tram. Mas mabilis. At tourist attraction siya. Oo. So, mas mabilis i-build ang tram. So, ibig mo sabihin? In sabi sa akin ng
ng supplier doon, in 6 months matatapos ang trauma. Oh, that's ano, that's good ha. How exciting for the people of Olongapo. Yes. Pero sabi mo kanina, ngayon kasi isa sa reason kung bakit ka tumatakbo kasi parang nakita mo na pag-iwanan kayo. Mm. Sabi mo madilim ang Olongapo. Ba't mo naman sinabi 'yon, Arnold? It's true. Lahat naman nakakita na madilim ang Olongapo. Number one, the reason why pinatay yung mga poste doon. Bakit naman nila gagawin? Malaki ang utang sa Napocor. Mm. Oh. During the time of Gordon, Bong Gordon, nagkaroon ng utang ng 2. something billion. Kaya nabigyan ng pagkakataon yung present administration na doon siya nanalo because ang mga tao sa Olongapo na 2.6 billion. But now, I think nas triple or 4 times or triple yung utang sa Napocor. Oo. Oh. So that's my problem and how are we going to pay that laki ng utang sa Napocor? Mm-hmm. So how will you address that issue? Kaya pinatay nila yung, you know what I did? Oo. Hindi pa ako nanalo, nag-donate na ako ng solar street lights. I see. Ibig mo sabihin, hindi nila naisip yun? Hindi nila naisip yun. Yung solar street lamp, para sa, especially the national highway, so dark. And that's going to the beach, in tourist destination yan, di ba? Mm-hmm. So natatakot yung mga dayon, yung mga tourists to go there. Because bakit it's so dark at night. Turista ka, di ba? That's right. So inuna ko munang pailawan ang mga tourist destination that's namin. True. So I donated a solar street lamp post. Exactly what you can see in EDSA. Di ba may mga bago tayong store? Ginaya ko na lang yun. Oo, tama. Dalhin ko sa Olongapo at tayuan ko ng donated lamp post. By my personal capacity. Biro mo, no? So, hindi so, slowly, hanggang naiilawan ko, hanggang I prioritize first the tourist destination, and then slowly papasok na ako sa mga barangay. But sa mga barangay, padala-dalawa, patatlo-tatlo, nalalagyan ko ng ilaw. Mahal ah. So kailangan ko ng malaking pondo para ipa. Then, sa mga purok, maybe the simple solar lights ang ipapasok. Para, this is the only city that doon ako nasama ng loob. Kaya sa ilaw. Imagine, urbanized city ka, pero ang maglalagay ka ng sarili mong posting, ilaw, pero bayaran mo, idikit mo sa kontador mo. Yung bawat residente doon, they build their own lamp posts sa mga street nila, but you have to pay your sa kontador mo, babayaran mo yun. Imagine that's the only city in the Philippines na binabayaran mo yung lamp post mo, yung poste mo sa street nyo. Parang imbis na progressive, naging regressive. Regressive. So I donated na lang a solar lights. Eh yun naman, you don't have to pay. Diba? The solar energy, the government will not pay. You know, the resident owner will not pay for their poste. Bakit naman siguro sa tingin mo, Arnold, naging ganon, bumagsak sa ganong estado ang Olongapo? Na-mismanage, number one. Na-mismanage yung business ng Olongapo. Nawala ng trabaho. Siguro nagka-problema lalo siya sa pondo niya. Or maybe may problema talaga silang mga leaders dyan. Kaya dapat, pag ako manalo, papa-investigahin ko talaga yung bakit, nasaan ang pondo. Dahil nagbibigay din naman ng SBMA ng pondo. Oo nga, di ba? There's a contribution 2 to 3% of the person, may porsyento na ginawa yan ni Congressman Mitos Magsaysay, yung batas na yan. May share ang Olongapo dyan. So, nasaan yung share na yon? Ito, balik na dito yearly sa... Yearly yung share, yearly. More recently, dahil nga sa pandemic, di ba? And talking about ayuda and all of that. Paano naman ang naging response ng mga local leaders dyan sa Olongapo? At bakit mo, parang ang sabi nila, nadidismaya sila? Nadidismaya sila because they're not happy. During the pandemic, I think once nagbigay sila ng bigas or twice, sa 2 kilo na dilaw na bigas. Grabe. Ano ibig so, sabihin? So when I decided to run, every week nagbibigay ako ng 5 kilong bigas sa mga tao diyan, especially sa indigent. Pinipili ko na lang sa indigent, yung mga grassroots natin diyan. So since then, siguro nakakapagbigay na ako ng mga 95 bags of rice of 5 kilos.
Wow, since then. And tuloy-tuloy yung programa tuloy. Hanggang mo ngayon. Ngayon tuloy-tuloy yung programa ko. So they cannot question me, bakit ako wala nung panahon ng pandemya. Hindi nila alam, during the pandemic, we help mm-hmm. yung national, di ba? Alam naman natin yung partido namin ay tumulong naman. Ay isa ko sa mga the person behind it. Si Senator Pacquiao, ang laki-laki ng ginawa niya rin during the pandemic, during the peak of pandemic, and we're one of the person behind it, at napadala ko yun yung iba sa Olongga po. I see. And then even my own personal capacity, my alumni, my schoolmates, my batchmates, tumulong ako na magpadala ng ayuda sa kanila. Mm-hmm. Then even iba't ibang mga kapitbahay, mm-hmm. tulungan natin. So hindi po pwedeng masabing wala ako nung panahon ng pandemya. Kahit hindi naman ako tumatakbo that time, 2020, mm-hmm. hindi ko nga alam magiging sasali ako ng pagka-mayor dyan. Mm-hmm. Pero when I decided, noong September of 2021, mm-hmm. still pandemic up to now, pandemic and they don't have job, non-stop ang bigay ko ng bigas sa mga tao, kababayan ko sa Olongga po. And they saw it. And they're very happy because it's a first class rice. Mm-hmm. Sinandoming rice ang pinamimigay ko. Yung quality ng bigas. Yung quality. Oo. Kung anong kinakain ko sa bahay, yun ang binibigay ko sa tao. Mm-hmm. Para naman ma-experience nila yung either mayaman o mahirap nakakatanggap ng bigas. I see. In terms of financial aid, yung bang mga cash na ibigay ba dun sa mga residente ng Olongga po City? Oo, di ba? When you talk about ayuda. Sabi nila, hindi lahat. And there's so many complaints. Mm-hmm. Saan napunta yung pera mm-hmm. na bigay ng national government mm-hmm. or even the LGU? Yun ang question ng tao doon. So, I have to make a proper investigation pa dyan kung totoo yun. Pero a lot of people saying they didn't receive any. A lot of people did not receive the cash ayuda coming from the national or coming from the local. Or dapat yan. Kasi yan, mga tatlong beses nang naibigay yun eh, di ba? Oo nga. Na iba-ibang amount, ano? Na kasi minimum, mga around 8,000 siguro on the average. Oo, dapat na makikita naman natin yung sa performance ng iba eh, ng mga ibang LGU. So makukumpara mo. Siyempre kung ikaw ay taga-Olongga po, bakit ganun? Bakit hindi kami? Ako kumbensin eh. May nakatanggap, pero may favoritism daw. I see. Yun yung mga natanggap. Ang nakatanggap, kamag-anak ni Chairman, kaibigan ni ganito. Oo. So ganun. Pero yun talagang nangangailangan, especially the poorest of the poor, yun ang nagka-complain. Wala talaga sila daw natanggap. Umiiyak pa nga yung iba eh. So ibig sabihin yan, ang tanong ko ngayon, Arnold, what can they expect? What can the people of Olongga po expect from Mayor Arnold Degafria? Well, it's a big change since iba naman yung i-present natin sa kanila. Ikaw ba ay madali nilang malapitan? As meron of now, I'm helping. Even I am not sitting mayor, sa akin na lumalapit ang tao. Mm-hmm. Like the yesterday lang, may lumapit sa akin, anak niya na rape, 7 years old. Ay, grabe. So, I have to help, yung proper channel kung ano gagawin niya. Yung mga bahay nila, mm-hmm. mga bubong, yung pati yun, yan ang mga normal problem ng mga tao. That's true. Pagkain araw-araw. So sabi ko, I cannot afford para pakainin ko kayong lahat. What I can help you is just 5 kilong bagas, pagkasyahin nyo yun sa 1 linggo, every other week, magbibigay na lang ako sa inyo. So will you continue that program of yours, yes, among others, di ba? Pagka ikaw ay naupong mayor. Pagka ako naupong mayor, continue pa yan hanggat hindi pa sila nagkakaroon ng mm-hmm. trabaho. Mm-hmm. If I'm going, pag nagkaroon ako ng job creation, sabi ko, stop the ayuda because I don't want mag-defend lang kayo sa ayuda. Tama. Because that's I believe the people of Olongga po, walang tamad dyan eh. Mm-hmm. Masisipag ang mga tao dyan. Just give them opportunity. Just give them jobs. They're gonna work. They're gonna work so hard. Oh, siguro ito at this point, Attorney Al, tanong natin ng konti yung slate niya para ma-promote naman niya yung slate niya. Paano mo pinili yung nabanggit mo yung ibang mga kasama mo na ginawa mong counselor? How did you choose your slate, your local slate? Of course, nag-team up ka kay Kuang Mitos, siya yung congresswoman niyo, di ba? Pero yung local slate mo, kasama pa yung ibang mga showbiz dyan, yes, di ba? So how did you decide in choosing
who your local slate will be and how do you think you guys will be able to help each other? My local slate, my counselors from different, they are all professionals. Mm-hmm. And siguro mas maganda, Doc Arnold, banggitin mo isa-isa, tapos... Oo, oh, di ba? Okay. Ako kasi ang nababasa ko lang, syempre, yung mga showbiz personality. Sige, di ba? O sige, Doc sabihin Arnold. Mo okay. Nga. Let's start with my vice mayor. Mm-hmm. My vice mayor is a barangay captain of one of the big barangays there. Mm-hmm. Why I chose him? Because he graduated with a degree of computer science engineering. Wow. Ah, engineer. So he's an engineer. Computer. Why I chose him? Because I want to computerize and modernize the, mm-hmm. the city hall and the other government agencies doon. Because to prevent, number one, to fast track yung processing ng mga papel. Hindi mm-hmm. na yung babalik-balik na yung ano, dahil hindi siya computerized. Mm-hmm. Number second, two, to prevent graft and corruption. Of course. Diba? Yes. Dahil computerized na siya. So siya ang gusto kong yung modernization kasi yun siya eh. Mm-hmm. Yung sarili niyang barangay nga, modern eh. Wow. Modern ang barangay niya. Iba na. Yung modern technology yung kanyang barangay. So kakaiba. That's why siyang pinili ko. Number two, I chose yung counselors mo. Counselors. Pocholo Galian. Okay. He's the owner of Victory Liner. He's one of the owner of Victory Liner. One of the top businessmen of Olongapo City yan. Siya talagang gustong tumakbo. Mm-hmm. Dahil pagod na daw siya sa sistema ng negosyo dyan. Parang iipit ng permit ng mga tao sa loob ng City Hall. So gusto niyang baguhin. So nakikikilan siya ganun sa madaling salita. Siyempre, kasama yun. Oo, so, diba? Oo. Yes. Sabi niya, I'd rather give the money to the people rather than to give this to these leaders of the city. Mm-hmm. So yun yung kanyang yun yung kanyang advocacy. Yes. Number two, nandyan din si Claudine Barreto. That's right. Diba? Claudine Barreto is really from Olongapo. Kaya nga may, the grandfather was a former governor of Zambales. Mm-hmm. So, part yan ng Olongapo. Ang Olongapo is part of Zambales. Mm-hmm. Diba? So, taga Olongapo siya. Nakapadira yan sa loob, sa kalayaan, which is, sa loob ng SBMA, but that part of the barangay. Ang tatay niya, ang father niya was a former director of SBMA. Mm-hmm. So that's why meron ang Barreto School doon, may Barreto, may barangay Barreto. So gusto niyang tumulong. Siya nag-approach sa akin actually. Siya, hindi ko naman siya talagang gusto niyang tumakbo para maiba naman. So ang hawak niya ay social services. Okay. Okay. Yan ang kanyang yun ang magiging assignment niya. Assignment niya sa'yo. Number three, I have doctor. Si Dr. Alonso was my classmate in high school. That's right. Dr. Alonso is a practicing doctor in Manila, mm-hmm. but he sacrificed now his job in Manila and went back to Olongapo to help nga our kababayan. Dahil nga, to especially, imagine ha, ang isa sa problema sa Olongapo, there are 300 plus thousand people, but there's only one public hospital. Talaga? Oh. Paano yun? Pag nagkasakit ka, bawal talaga magkasakit? Lumapunta sa Magsambales, pupunta ng Pambanga, pupunta ng Bataan. Ay, kawawa. Tapos naman. All private hospitals, ang mahal ng private hospital. Mm-hmm. So, iisa lang. That's why sabi ko, I need a doctor para i-handle niya. If I'm going, I'm going to build, the first thing na gagawin ko for my first year is to build a modern hospital. Wow. So, dadagdagan ko yung hospital. So, mm-hmm. I need a doctor to support me mm-hmm. on this. So, sabi ko, so, si Dr. Alonso, siya yung magmamanage ng mga health services. Yung kalusugan. Health then, services. Even the health center there, yung bawat mm-hmm. barangay, walang gamot, kukulang. Walang ang doktor, walang nurse. Mm-hmm. Ang dami nating kung gamot sa DOH, nag-expire nga lang. Nag-expire na nga ayun lang. Ayun nga, dapat siguro may connection sila, di ba? Para, yun ang mga kulang ng mga health programs ng Olongapo. That's right. Why I added a doctor in my slate. Yes, okay. So may dalawang businessman, si Derek Manuel, saka si Pocholo Galian, sila yung business sector. Dahil yung si Derek Manuel was the general manager of Ayala mm-hmm. in Olongapo. I see. So, he worked 17 years in SBMA and then he's also an engineer. Of so, course. Binigay ko yes. sa kanya ang public works. Oo.
di ba? Transportation. So halos kompleto na yung slate mo. Then I have two young counselors. Mm-hmm. Two young counselors. One is my nephew, si Ian Bautista, Vega Fria Bautista. Siya naman representing the kabataan, the bosses ng kabataan, at rescue man yan. So, youth he graduated sector. In La Salle recently, is the youngest running counselor in Region 3. Oh, wow. So, but he's very active yan. Iba rin klase yung batang yan. Very aggressive ngayon mga kabataan na yan. And the other one, si JB Saliba, which is an actor, a sportsman, and he was Mr. World. But very smart. He graduated in UP in sports management. Sport, yan yung kanyang and business management then sa UP yung si JB Saliba. So it's gonna be a big help for the young, you know, for the millennials. Yeah, for the sports development actually. Kasi that's part of being a youth, diba? Yes. You have to develop all sides. Kasi my campaign kasi is no to drugs, yes to sports and arts. Wow. Oh, napakaganda ganda nun. O ito ha, diba? Pangulitan. Pero si Big Big magsaysay, siyempre i-add ko yun. Ay, oh, hindi pa pala tayo tapos. Yun naman ang education. Educator si Big Big eh, anak ni Mitos. Oo. Diba, yung family side niya, yung mother side niya, mostly are educators. Right. So, yung family ng magsaysay at saka yung family ni Mitos, mga karamihan teachers. Even asawa niya teacher. Oo. Even si Big Big is a teacher. Right. So, education naman ang si Big Big. I see. Okay. And then there's sino pa? Kompleto na ba? Hindi pa. Oo. Isa naman, meron akong tatlong from the working in experience in working in the barangay. Yung isa, former barangay captain, peace and order naman siya. Oo. Na yung si Joe Madria. And then two young kagawad. Na kagawad. Incumbent sila ngayon. Incumbent sila. I see. So, si Iska Villegas at saka si Obet Guerrero. So, they're experienced. So, at least I have four experience working in the barangay. And the rest are just new faces. Okay. Mm-hmm. So, it's a healthy mix those that are active right now, the incumbents, and those that and they're will... they're all young. Uh-oh. Mostly are young and very aggressive. Yeah. So, mga new blood. New blood. Anyway, siguro baka ang magiging tanong sa inyo, Doc Arnold, ano? Kasi alam naman natin, marami kayong business dito sa Metro Manila. Mm-hmm. So, kayo ba ay magiging absentee mayor o kayo ba, pag naging mayor, ay readily accessible ng mga tao doon? Palagi ba kayo din magbe-base o what? Actually, pag in-accept ko na being a mayor, I have to work hard. Mm-hmm. Diba? Nandun na yung dedication mo pag mayor ka. So, ililipat ko ang opisina ko sa Olongapo. Wow. I see. Ililipat ko na ang opisina, ang private practice ko sa Olongapo. So, half na yan. Siguro, but 90% of my time will be in Olongapo. Until ma-reach ko yung aking goal. That's na good. Maayos ko ang, mataas ko ang ekonomiya ng Olongapo. Okay. Ito, pinapatanong actually, one last itong question na ito. Siyempre, we cannot deny na yung mga katunggali ninyo ay datihan na nasa politika. Kasi bago nga kayo, di ba? So, ano ang confidence level mo ngayon na babanggain ang mga Paulinos at ang mga Gordons? Kasi sila matagal lang nakaupo dyan eh. E di syempre marami na yung tricks. At saka tricks of the trade nila. Alam mo na marami na silang mga ganyan, di ba? So, ano ngayon ang confidence level mo na kaya mo silang talunin at yung kumpiyansa mo na yung mga tao ay gusto na lang tunay na pagbabago? Well, my opponents are all old school politicians. Ako na nagsabi, diba? Old school. Kilala number ko sila. One, the Gordons. Number two, the Paulinos, because they 12 years sila dyan. And then the other one, opponent, is the barangay captain for longest time also. For the longest time. So they're already experienced when it comes to LGU, no? To run the local government. But look at what happened. May experience ka nga. May experience ano naman ang ka resulta? Naman. Ano ang resulta? Nasaan? Binagsak mo yung ekonomiya. Mm-hmm. Binagsak nila. Hindi nga nila na-manage ng maayos. Mm-hmm. Ilang nakaupo. During maybe the time of Dick Gordon, that was the heydays of Olongapo. Mm-hmm. I can say that for Dick Gordon's did a good job for Olongapo. Mm-hmm. But sad to say, yung mga kasunod niya. Sad to say, itong kasunod na, wala na, lalo na nga yung present administration. Naging complacent siguro sila. Oo, naging complacent. So
walang tumatakbong, wala sila sila naglalabanan eh. Eh, here I am, pumasok ako, new face. Eh, I'm very aggressive. So parang ano, and I can say, steering I the can hornet's change. Nest. I have positive change. Sa positive change will happen to Olongapo. So handa ka na talagang makipagbanggaan sa kanila? Kasi alam mo naman, napakadumi ng politika. Ay, hindi. Diba? Kung paglalaban ko kung ano yung tama. So wala naman sila babato sa akin, wala naman ako negosyo sa Olongapo eh. Ay sila maraming negosyo doon. So hindi, ang okay naman mga maraming negosyo, Arnold. Ika-qualify natin. Yung legal ba o illegal, di ba? Yun. Yun ang ika-qualify. Yun ang hahanapin natin. Pero ako, wala ang babato nila sa akin. Eh, first timer nga ako, newcomer ako eh. That's true. What they can say about me, I have a lot of na pwede kong ibato sa kanila. Mm-hmm. So, the most important is, bakit hindi mo nagawa? For how many years? Mm-hmm. And here I am, I can do it in 1 year. I can give you a big change in just 1 to 3 years. Siguro, bigyan natin ngayon ng pagkakataon si Doc Arnold na magsalita ng diretso sa mga taga-Olongapo. So ngayon, you can address them directly. Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Ano ang slogan ninyo? At anong maaasahan sige, sa Doc inyo? Arnold. Okay. Go ahead. Sa aking mga kababayan na mga taga-Olongapo City, this is about time na hinihingi ko ang tulong nyo. Lagi kong sinasabi na kailangan natin ng pagbabago. And magtiwala kayo sa mga bagong mukha ng politika ng Olongapo. And these people will help you to a big change sa ating bayan, lalo-lalo na ang pagtaas ng ating ekonomiya. Ang itong mga bagong mukha, ito ang magbibigay sigla, magbibigay ng sigla at pag-asa ng Olongapo. At ang isa lang naman ang layunin natin, na itong mga bagong mukhang ito ay may mga malasakit, may puso at talino na maglilingkod sa inyo. Kaya ang layunin natin ay ibangon uli ang Olongapo at maggawin natin moderno, bagong Olongapo. Ang inyong maaasahan kung tayo ang inyong ang makakaupo na magbagong leader nyo sa ating lungsod ng Olongapo. Okay, well okay. Said. Maraming salamat, Arnold. And isa pa, sabi mo nga, di ba, bangon Olongapo. Mm-hmm. Kailangan ibangon ulit sila, tama ba yun? Ibangon dapat. Oo nga. Okay, yeah. So Attorney Al. So, my dream is a new Olongapo. Oo nga, titignan natin. Economic zone na yan, yung economic zone, bagong Olongapo yun kasi nasa taas ng bundok, di ba? Oo nga, tama. So sige, bibisitahin po namin kayo kapag mayor na kayo ng Olongapo. Oo nga, good luck po sa inyo. Thank you, Arnold. Mayor Arnold Vegafria. Maraming salamat po, Mayor Dr. Arnold Vegafria. Diyan po nagtatapos ang aming mainit na talakayan. At magbabalik ang Diretsong Pananaw sa susunod na linggo. Ako po si Kim Bernardo Lokin. Maraming salamat po. Ito naman po si Alvi Tangkol. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod na linggo. Okay, thank you, Mayor Arnold.